Sumentro sa pagsusulong ng kapayapaan sa South China Sea at Taiwan Strait ang naging talakayan sa Defense Dialogue sa Singapore. Si Bea Bernardo sa report, Rise and Shine, Bea. Sa kakatapos lamang na Defense Dialogue sa Singapore, pagsusulong sa kapayapaan sa South China Sea at Taiwan Strait sa harap ng geopolitical challenges sa rehiyon ang ilan sa mga natalakay. Sabi ni Galvez, ang 2016 arbitral ruling at ang UNCLOS ang nananatiling sandigan ng Pilipinas sa maaksyon sa West Philippine Sea. Kasunod nito, nagpasalamat siya sa mga bansa sa patuloy nilang suporta sa ruling. Kabilang na dito ang G7 o Group of 7 State Members na kamakailan lang ay nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Ang 2016 arbitral award na pumabor sa Pilipinas ay nagbabaliwala sa pag-angkin ng China sa ilang bahagi sa West Philippine Sea. We view the 2016 arbitration award as not only setting the reason and right in the South China Sea, but also as an inspiration for how matters should be considered by states facing similar challenging circumstances. Pinalakas naman ng Pilipinas ang kooperasyon nito sa ibang bansa. Nagpulong si Galvez kasama ang mga defense chief ng Estados Unidos, Japan at Australia. Napag-usapan ng apat na bansa ang pagpapalawig ng kanilang defense cooperation, lalo na sa South China Sea. Pumirma rin ng Memorandum of Understanding concerning cooperation in the acquisition of defense materiel si Galvez sa Sweden. Ang naturang kasunduan ang magbubukas na oportunidad sa Swedish defense industry para maging parte ng AFP Modernization Program at tulungan ng Pilipinas para maabot ang pagiging self-reliant defense posture. Pumirma naman si Galvez ng Humanitarian Assistance and Disaster Relief Cooperation sa Singapore. Ilan pa sa mga nakapulong ng kalihim ay ang mga defense chief ng Canada, Germany at Malaysia. Samantala, muli ring iginit ng Pilipinas ang kahalagahan ng pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. When the risk of conflict looms, it is time for more dialogue, not less. It is along this line that ASEAN must be strengthened as an institution for building strategic trust. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.